Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muli makapag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong paksa ay hahanguin po natin sa Matthew chapter 18, verse 21 hanggang 35. At babasahin po natin sa Magandang Balita Biblia Translation ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi 7 beses, kundi 70 ulit. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na 1,000,000 piso. Dahil sa siya ay walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya ay makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa, 'Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.' Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis noon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, 'Magbayad ka ng utang mo.' Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya, 'Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon, 'Napakasama mo,' sabi niya. 'Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo, hindi ba't dapat ka rin namang mahabag sa kapwa mo?' At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid." Purihin po ang pagkakabasa ng mabuting balita. Tayo po mag-aral ng salita ng Diyos. No po? At ang ating pong paksa rito is lesson for forgiveness, yung aral patungkol po sa pagpapatawad. Nakita po natin dito na si Apostol Pedro ay lumapit po sa ating Panginoon at nagtatanong po siya. Ang sabi niya, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala? 7 po ba? No? Pinoprovoke niya ang Panginoon, telling na ang pagpapatawad ba ay 7. No? Samantalang meron po silang mga kaugalian na ang pagpapatawad nila ay makatlong ulit. No? So, pero yung sinasabi po ni Peter ay 7 ulit po ba? Kaya sumagot ng ating Panginoon, "Hindi, no? Hindi 7, kundi 70 ulit pa nito. No? So, kung titingnan po natin sa Ingles ay 70 times 7. Ang ibig sabihin, if you're going to multiply yung 70 times 7, that is 490. No? Perfect unlimited number, no? So, ang ibig sabihin, mga kapatid, talagang pagpapatawad ng Panginoon is unlimited, ano? So, kaya dito po tayo hugot. Dito sa talinghaga, ang sabi ng Panginoon, ganito rin ang kaharian ng langit. So, ganito rin ang kaharian ng Diyos. So, pag-aralan po natin yung lesson for forgiveness. Number one, dapat nagpapatawad po tayo without limit. Forgive without limit. Dapat, bagamat ang tao ay limitado, no? Human are limited, pero tinuturuan tayo ng Panginoon because God is a God of forgiveness, no? God's forgiveness is unlimited. So, dapat ay sinisikap din natin at tularan ang pagpapatawad na ginagawa ng Panginoon sa atin. So, it's God's desire, mga kapatid, for us to forgive without limit, no? Hangarin din ng Panginoon na magpatawad din po tayo ng walang limitasyon. Once we ask God for forgiveness, kapag tayo humihingi ng tawad sa Panginoon, handa ang Diyos ipagkaloob sa atin ng kapatawaran, no? Hindi naman pwede na nagpapatawad ang Diyos sa atin pero tayo ay ayaw natin magpatawad. So, bagamat hindi naman din talaga magpapatawad ang Diyos kung hindi tayo hihingi ng tawad. So,
we need to ask for forgiveness. At the same time, kapag humingi naman tayo ng tawad sa Panginoon, nakita po natin yung alipin ng hari, nang siya po ay lumuhod at humingi ng tawad, siya po ay pinatawad ng hari. So, number one po yun, forgive without limit. Dapat hindi po tayo nalilimitahan pagdating sa pagpapatawad, sapagkat napakasagana naman ang kapatawaran na ibinigay ng Diyos sa atin. No? Napakayaman ang pagpapatawad na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. The moment na tayo po ay hihingi ng tawad sa Panginoon, sabi nga ng Bible, God is faithful and just to forgive us, no? And cleanse us from all our unrighteousness. So handa tayong patawarin ng Panginoon. Pangalawa, yung forgive, just God has forgiven you. Tayo ay magpatawad din, gaya ng pagpapatawad ng Panginoon na ginawa sa atin. Kaya nga po sabi ng Epeso, kabanatang 4, talatang 32, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad no, ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So dahil kay Kristo, mga kapatid, napatawad po tayo ng Panginoon. Kaya ang kanyang requirements naman sa atin ay magpatawad din tayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. So number 2 yan, forgive, just God has forgiven you. Pinatawad tayo ng Panginoon eh. Why God desire us to forgive? Bakit gusto ng Panginoon tayo magpatawad? Because only in forgiveness, we will be forgiven. No? Sa pagpapatawad lang po tayo, magkakamit ng kapatawaran. Sapagkat yan po ang kabilin-bilinan ng Panginoon. Kung maalala po natin yung Matthew chapter 6 verse 14 to 15. No? Magpatawad kayo upang kayo ay patawarin ng amang nasa langit. So remember that forgiveness is the duty of true believers. Yan po ay tungkulin ng mga mananampalataya, ng mga tunay na mananampalataya, ang pagpapatawad. Because unforgiveness actually creates a cycle of anger and bitterness. Kaya kung babalikan natin yung gospel, ano? Yung verse 31, nung malaman Pilipin ng hari, ay naggalit sila, sumama ang kanilang mga loob. So unforgiveness creates a cycle of anger and bitterness. Imbis na matapos po yung galit at sama ng loob, hindi po yan matatapos, kundi cycle po yan, patuloy na iikot at iikot ang galit at sama ng loob dahil sa hindi pagpapatawad. At yun naman talaga ang nangyayari kadalasan. Unforgiveness has no inner peace. No? Kaya desire ng Lord to give us peace. Eh. So kung hindi tayo magpapatawad, eh hindi po tayo ganap na makakasumpong ng kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan ay natatamo sa pakikipagkasundo, no? Sa pakikipagkasundo, hindi lamang sa Diyos, kundi maging sa ating kapwa. Especially, mga kapatid, na dapat kasundo natin, hindi lang yung ating kapwa, maging ang ating pong Diyos. Dapat kasundo natin siya. So, minsan, hindi po natin yan matagpuan kapag hindi po tayo marunong magpatawad. So, pangalawa po yun, no? Una, forgive without limit. Number 2, forgive, just God has forgiven you. And number 3, forgive before it's too late. No, we hold on forgiveness, sabi nga po, because of unforgiveness. Minsan, gustuhin man ng Diyos tayo ay patawarin. Kung hindi tayo magpapatawad, ay hindi rin po tayo makakaasa ng kapatawaran. So kung gusto natin ng ganap at tunay na kapatawaran, dapat unahan po natin ang pagpapatawad. Sino ba naman gustong hindi mapatawad? But not unless na tayo ay magpatawad, hindi po tayo mapapatawad sa ating mga pagkakasala. So, unforgiveness has a serious consequences, no? Tandaan po natin yan. Kaya, forgive before it's too late. Unforgiveness has a serious consequences. Kaya po nung imaginein po natin, no? Nung pinatawad po yung alipin, dahil siya po ay nagmakaawa, no? Sa hari, siya po ay pinatawad. Pero, nung siya po ay lumisan, at nasumpungan niya ang isang kapwa niya alipin na may utang sa kanya ng 100 denaryo. No? 100 denari. Ito po ay kanyang sinakal at sinabi niyang magbayad ka ng iyong utang. At nang magmakaawa po yung alipin, the same thing, ano, naulit lang po yung pangyayari. Kaya lang, this time, ang nangyari, yung kapwa alipin ay hindi po nagpatawad. Bagkus, pinakulong niya, no? Yung kanyang kapwa alipin. Kaya sa verse 31, naggalit at sumama ang loob ng mga kapwa niya alipin. Sinumbong sa hari at nang ang hari po ay pinatawag, no, itong alipin na ito. Sabi ng hari sa kanya, napakasama mo. Yun pala ang pwede nating marinig kapag tayo po ay hindi marunong magpatawad. Napakasama mo, sabi ng Panginoon. So forgive before it's too late, mga kapatid, no.
You know why? Kasi kung i-imaginein po natin, yung king forgive the servant for 10,000 talents na kanyang pong pagkakautang. Yung kanyang pong pagkakautang na 10,000 talent. Alam niyo po ba yung isang talent is equivalent to 600 denarii? Yung 600 denarii, no, ay kung itatimes mo po yan sa 10,000, yan po ay 60 million denarii, no? Ang ibig sabihin, yung 60 million denarii, alam niyo po yung 1 denarii o yung isang denaryo ng araw, ang equivalent po niya ay isang araw na trabaho. So kung isusuma total po natin yung 60 million denaryo ay 60 million days na pagdurusahan o pagbabayaran ng alipin na ito. Na kung i-compute po natin yan sa minimum wage ng Filipino earners, no, that is cost around 34.2 billion pesos. No? Samantalang yung co-servant niya na hindi niya pinatawad, ang utang sa kanya ay 100 denaryo. Nang ibig sabihin, kung ang isang denaryo ay nagkakahalaga ng isang araw na sahod, so yung 100 denaryo ay meron ding 100 araw na pagkakautang sa kanya. Na kung i-multiply mo yan into a minimum wage, nagkakautang lang sa kanya ng 57,000 pesos yung kanyang kapwa alipin. 57,000 pesos ang pagkakautang sa kanya. While yung utang niya sa kanyang sa hari ay umaabot ng 34.2 billion pesos. Napakalaki, milya-milya po yung layo ng pagpapatawad na ginawa nung hari. Pero nagawa po niya tayong patawarin. Samantalang yung pagkakautang ng kapwa natin o yung kapwa niya, alipin, ay it's only around 57,000 pesos. Kumbaga, kung titingnan po natin, napakalayo nung difference, pero pinatawad ng hari. Kaya magandang aral sa atin ito eh, no, mga kapatid, na sabi ng binasa po natin na kapag tayo pala ay hindi nagpapatawad, isang napakasakit na salita ang maririnig natin, yung napakasama natin. So ang hindi pagpapatawad ay isang kasamaan, mga kapatid. So ang application po natin dito sa Romans chapter 12 verse 18, hanggat maaari, sabi ng Biblia, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Make every effort to live in peace to everyone, no? So sikapin daw po natin na makasundo ang lahat. At kung walang pagpapatawaran, magpapatuloy po yung cycle of anger, cycle of bitterness, cycle of hatred, no? At cycle of unforgiveness. At kapag nangyari po yun, mga kapatid, wala pong kapayapaan na pwede po tayong marating, no? At ang application natin dyan, so it's about time to forgive all those who hurt, no? Us, yung mga nakasakit sa atin, patawarin natin yung ating sarili, patawarin natin ng iba, at palayain natin ang ating mga puso. Ask God, we need to ask God to empower us to forgive. Hilingin natin sa Diyos. Ask God, hingiin natin sa Diyos na bigyan tayo ng courage para makapagpatawad. Yan po ang lesson for forgiveness. Forgive without limit, number one. Number two, forgive. Yes, God has forgiven you. And number three, forgive before it's too late. Maraming salamat. At nawa, ay meron po tayong napulot na lesson para sa atin pong journey of our faith. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pong paghayo. God bless everyone. Ito po ang inyong kapatid kaibigan, Kuya Bong.